Hello guys! Kumusta? Ang ating leksyon ngayon ay tungkol sa mga anyong tubig. Ang anyong tubig ay kahit anumang makahulugang pag-ipon ng tubig na tinatakpan ang ibabaw ng isang planeta katulad ng daigdig. Ang mga anyong tubig ay katulad ng karagatan, dagat, lawa, channel, talon, luok, kipot, gulpo, ilog, batis, sapa, at bukal. Karagatan. Ang karagatan ay ang pangunahing bahagi ng anyong tubig at principal na bahagi ng kalawakan ng tubig o hydrosphere. Tinatayang nasa 72% ng ibabaw ng daigdig ang natatakpan ng karagatan. Dagat. Ang dagat ay isang malaking lawas ng tubig alat na nakadugtong sa isang karagatan o ng isang malaking lawang alat na walang likas na lagusan. Lawa. Ang lawa ay isang anyong tubig na pinapalibutan ng lupain. Karamihan sa mga lawa sa daigdig ay tubig tabang at halos lahat ay matatagpuan sa hilagang hemispero. Tinatawag namang mga panloob na dagat ang mga malalaking lawa. Channel. Ito naman ay isang malawak na anyong tubig na makikita sa pagitan ng dalawang pulo. Dito lumalakbay ang mga barko upang pumunta mula sa isang pulo hanggang sa isa pang pulo. Talon. Ang talon ay mga daloy ng tubig mula sa isang mataas hanggang sa mababang bahagi ng isang puok. Nabubuo ang mga ito kapag dumadaloy ang tubig mula sa isang lugar na may matitigas na mga batuhan patungo sa mas mabubuwag o mahihinang uri ng lupa, yelo o bato. Luok. Ang luok ay isang baiya na maaaring gamitin bilang kanlungan ng sasakyang pandagat katulad ng mga bapor, particular na kung may malalakas na mga bagyo. Ito ang tinatawag na braso ng isang dagat. Gulpo ang tawag sa malalaking luok. Kipot. Ang kipot o kakiputan ay isang makidid na lagusan ng tubig sa pagitan ng dalawang mga pulo. Isang anyong tubig na napakakitid na pinagitan ng dalawang anyong lupa. Gulpo. Ito ay isang bahagi ng karagatan na makikita sa pagbubukas ng dagat. Ilog. Ang ilog ay isang malaking likas na daan ng tubig. Maaaring pinagkukunan nito ang isang lawa, isang bukal o pagtitipon ng maliit na mga batis. Kilala bilang agos. Mula sa pinagkukunan, dumadaloy pababa ng isang burol ang lahat ng mga ilog na kadalasang tumitigil sa mga karagatan. Ang mga ilog ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay ng inumin sa mga tao noong prehistoriko at ito ay tinuturing pinagmulan ng mga kabihasnan. Batis. Ang batis ay isang anyong tubig na may patuloy na agos sa pinanggagalingan nito. Mayroon itong tubig sa ibabaw na dumadaloy sa ilalim nito at sa mga pampang ng isang kanal. Karaniwan ang malinis at malamig ang tubig sa batis na madalas matatagpuan sa gitna ng mga kakahuyan sa gubat. Sapa. Ang sapa ay maaaring tumutukoy sa maliliit o katamtamang batis na maaaring tuyo sa mahabang tag-init o tagtuyot. Ito ay mas maliit na ilog, mas mababaw at mas maliit pa kaysa sa batis. Ginagamit ito ng mga magsasaka para ipatubig ang kapatagan. Bukal. Ang pinakamaliit na anyong tubig na nagmumula sa ilalim ng lupa na maaaring mainit o malamig. Maraming salamat sa inyong pag-check ng ating channel at sana ay meron kayong natutunan. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa susunod pang mga videos.